Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw, isa pag-uusapan natin kung ilang ilaw nga ba at appliances ang capacity ng isang switch, ito, at ng isang convenience outlet. Ngayon, isatuturuan ko kayo ngayon kung paano nga ba natin malalaman yung kanilang capacity bawat isa. So sabi guys ni Philippine Electrical Co., pagdating sa loob ng ating bahay, sa pag-install ng ating mga circuit breaker is 80% lang yung allowable na pwede ating gamitin sa kanya. And then, ganoon din guys yung gagawin natin pagdating sa ating mga switches at sa ating mga convenience outlet. So, i-apply din natin dito guys yung safety factor para maiwasan na rin natin yung pagkakaroon ng problema sa loob ng ating bahay. So, malinaw tayo dito. So, ngayon guys, dito sa aking harapan. So, last meeting is discuss ko na sa inyo yung about sa Ohm's Law Triangle. So, hindi ko na lang din uulitin. Sa ating switches, guys, is meron ditong nakasulat na 10 ampere at 250 volts. So, ito guys, may nakasulat ditong 10 ampere at 250 volts. So nakita nyo guys, so may nakasulat dito na 10 ampere at 250 volts. So ibig sabihin nito guys, is 10 ampere lang daw yung capacity or yung allowable na pwedeng dumaan sa ating switches. So ngayon guys, ang gagawin natin is yung 10 ampere is kukuhain natin yung kanyang safety factor. So ang mangyayari nito, yung ating switch is i-multiply natin sa 80%. So 10 ampere times 80% is equal 8 ampere. So, 8 ampere lang daw guys yung allowable na pwede natin gamitin dito sa ating switch. Kasi para na rin guys sa ating safety factor na rin. So, ang gagawin natin guys is gagamit tayo ito ng formula ng Ohm's Law Triangle. So, last meeting discuss ko na sa inyo kung paano gamitin yan. Para malaman natin yung dami ng ating ilaw, so, ang formula na gagamitin natin is P equals voltage times ampere. So, pag kasi nalaman natin yung ating power, yung ating wattage is malalaman na natin kung ilang ilaw yung capacity ng isang switch at yung pwede nating idaan sa kanya. So, ganun lang guys yung idea. Kung mangyayari to guys, watts equals voltage times ampere. So, yung ating voltage naman dito sa ating lugar is given na. Ngayon, ang ginawa ko is 250 volts yung ginamit ko kasi nakalagay dito sa ating switch is 250 volts. Wait, so malinaw tayo dito para hindi na rin tayo malito. So, and then, imumultiply natin siya sa 8 ampere. So, bakit naging 8 ampere na to? So, kaya naging 8 ampere to guys, is kinuha natin yung kanyang safety factor. So, 10 ampere siya kanina and imultiply natin siya sa 80%. And then, ang kinalabasan niya is 8 ampere. So ngayon, ang gagawin natin is 250 volts times 8 ampere is equal 2,000 watts. So ang ibig sabihin guys, is 2,000 watts lang daw yung capacity ng isang switch. Ngayon, para malaman natin kung ilang ilaw nga ba yung ating pwede install sa kanya is i-divide natin siya sa watts. So ang naging example ko dito guys sa unahan is 60 watts. So yung 60 watts na to, ito na guys yung pinakamataas na wattage yung gagamitin natin sa loob ng ating bahay. So ang mangyayari to is 2000 watts divide by 60 watts. Ngayon ang kinalabasan niya is 33.3 or 33 pieces of bulbs ang capacity ng isang switches. So ngayon guys, hindi tayo magdedepende rito sa 30 pieces na dami ng ilaw na capacity nito. Ngayon, magdedepende tayo guys sa wattage pa rin na i-install natin sa loob ng ating bahay. Ngayon, isa bibigay pa ako ng isang example. Yung gagamitin natin ilaw sa bahay is sabihin na lang natin na yung mababa. Kasi yung mga ilaw naman natin ngayon sa bahay is mga LED type na. So, hindi katulad dating mga ilaw, matataas talaga yung kanilang mga wattage. So, mga 100 watts. Kasi ngayon, isang paliit na eh. So, ang bibigay kong example. So, sabihin na lang natin guys na meron tayong ilaw na install sa ating bahay is 20 watts. So, ngayon guys, dito sa ating switch, aalamin natin kung ilang ilaw yung pwede ating install kung 20 watts yung
gagamitin natin. So ang gagawin lang natin guys, isa same formula lang din. So since na nakuha natin yung ating wattage ng isang switch para sa 10 ampere, ngayon yung 2000 watts is i-divide lang natin sa ilaw na gagamitin natin. So ang example ko nga kanina is 20 watts na. So ngayon yung ating 2000 watts, ito yung capacity ng ating switch na isa. Ngayon yung ilaw na gagamitin natin na isang ilaw is 20 watts. Ngayon 2000 divided by 20 watts is equal 100. So 100 pieces of bulb. So imagine guys, so kung meron tayong 20 watts na gagamitin sa loob ng ating bahay, yung isang switch is 100 pieces na ilaw yung capacity ng isang switch. So imagine, so napakadami. Ngayon, kung 100 less yung gagamitin natin, so pag-isip ka, so sobrang dami niyan. Paano kung nagkaroon dyan ng troubleshooting, so mahirap natin i-trace yan. Kung 100 pieces of pulse yung ating kinalabasan sa computation natin is kuhain pa rin natin yung ating safety factor niyan. So ngayon, ang safety factor ng 100 is sabi 80. 80 pieces lang yung install natin sa isang switch. So kinuha pa rin natin yung safety factor na dami. Ganun lang guys yung idea pagdating dito sa ating switch. So simple lang yung naging computation natin. Gumamit lang tayo ng formula ng Ohm's Law. So napaka-importante ito guys ng Ohm's Law. So huwag niyong kalilimutan yan. So ngayon guys, malinaw na tayo ito ngayon. Proceed naman tayo sa ating outlet. So ngayon guys, pagdating naman sa ating outlet, is the same computation lang din. So kung 10 ampere yung ating outlet, isa multiply natin sa 80% para sa ating safety factor. So ang mangyayari ito, isa 250 times 8 ampere, so 2000 watts lang din kasi 10 ampere lang yung ating outlet. Ngayon, 2000 watts lang yung capacity ng isa nating outlet. So ang idea lang dito guys sa ating outlet, so ang gagawin lang natin is isasum up lang natin lahat ng mga appliances na gagamitin natin sa loob ng ating bahay. So tulad ng ating electric pan, so ilang watts ba meron ng isang electric pan? So sabihin natin na meron tayong 100 watts. So meron tayong 5 electric pan. So sa 100 watts, so meron tayong 500 watts. So meron 500, so sa 5 electric pan. Ngayon meron tayong 2 TV na LED, so flat screen. Sabihin natin ang isang TV, isa pumapatak ng 150 watts. So yung dalawa, isa meron tayong 300 watts. So 300 watts. So ito yung sa ating electric pan. Yan. So ito yung sa ating TV. So ano pa ba yung ginagamit natin sa bahay? So sabihin natin ito lang. Ngayon, ipa-plus lang natin yung kanilang wattage. So isasum up lang natin. Ngayon, 800 watts. So 800 watts lang guys yung na-consume natin sa isang convenience outlet. So yung 800 watts guys, isa sobra pa sa 2000 watts na capacity ng ating isang outlet. Ngayon, pagdating naman sa ating bahay, is kailangan i-monitor natin yung ating mga saksakan, kasi ang nangyayari, aminado naman tayo na ang isang saksakan natin, minsan nagsasaksak pa tayo ng isa pang saksakan para sa extension. So yun guys yung tinatawag na mga octopus wiring. So hindi siya safe. Minsan yun guys yung pinagsisimula ng ating sunog sa bahay. Kasi yung ating mga saksakan guys, isa nag-overload na. Minsan guys, isa nangyayari, isa nag-exist na tayo sa capacity ng isang outlet. Minsan nakikita natin yung ating outlet is sunog na. So ang gagawin natin sa i-monitor natin, lalo na kung yung outlet natin, ang ginamit na wire sa kanya is undersized pa. So napakadelikado yun, so unsafe siya. Ngayon, dapat kung meron tayong mga outlet sa bahay, dapat is sa isang outlet natin, huwag na tayong magsasaksak ng extension outlet. Kasi hindi siya safe. So, possible na magkaroon tayo dyan ng mga short circuit or pagkasunog ng ating mga convenience outlet. So, ganoon lang guys yung idea pagdating sa ating computation. Ngayon, kung yung ating switch ay 16 ampere, So hindi siya 10 ampere, kalimitan kasi sa mga 3-way switch, 16 ampere yung label dito sa kanilang switch. So kung 16 ampere guys yung kanyang label, ang gagawin lang natin is kukuhain lang din natin yung kanyang safety factor. So pagkakuha natin is gagamit tayo ng formula na
na power plus voltage times current. Ngayon, so alamin natin yung wattage para malaman natin kung ilang ilaw nga ba. So, iyan natin sa voltage times natin sa current. So, kung ano yung kalalabasan niya, guys, so i-divide natin siya sa wattage or yung ilaw na gagamitin natin sa loob ng bahay. So ang mangyayari to, guys, isa, magdedepende pa rin tayo sa taas ng wattage na i-install natin sa loob ng bahay para malaman natin kung ilang ilaw ba yung capacity or pwede natin idaan sa isang switch. Okay, so malinaw tayo ito. Ngayon, pagdating naman sa ating convenience outlet, so simple lang gagawin natin, guys. So ang gagawin lang natin, guys, is isa-sum up lang natin yung mga appliances na gagamitin natin sa loob ng ating bahay. So, ang importante lang, guys, is hindi tayo lalagpas sa 2,000 watts na capacity ng isang convenience outlet. So, malinaw tayo dito. So, ganun lang, guys, yung idea pagdating dito sa ating competition. So, napakasimple laang. So, ngayon, guys, hanggang dito na lang. Sana may intindihan kayo. So, sa mga di pa sa akin nagsusubscribe, ngayon, subscribe na kayo. I-click the notification bell para laging updated sa akin bagong video. So sa mga gusto magpa-shoutout, ang gawin nyo lang, isang comment nyo lang yung pangalan nyo and address. So hanggang dito na lang, guys, and see you in my next vlog. Thank you.